here with Joanna. So ito na yung presentation niya na nilagay na namin sa screen natin. And welcome to the Work From Home Be Awesome webinar where we teach you how to work from home. O, diba? May ganon. May elevator speech. May tagline. Yan. So, yeah, mag-hello muna tayo kay Joanna. O, may attendees tayo. So, dahil live tayo ngayon, di ano natin, ang ating mga attendees. Parang ano, radyo lang yan. So, hello kay Alan, Cecilia, Janice. Oy, dalawa si Janice. Noreen, Raquel, Rhea, Richard. Yan. So, di ba mamaya, may raffle tayo. Kasi sabi natin, kaparaffle tayo. So, kahit isa na lang yung ano, matitirang attendees, siya na yung mananalo. Sabi ko nga, rice cooker, ipaparaffle ko eh. Yeah, magpaparaffle tayo nung nilo-launch namin na podcast editing course. Siyempre, yung lumang mga work from home be awesome. Isasama ko na yun sa course para hindi na ako malilito. So, yung mga bago na lang. Mm-hmm. For the podcast, mas maganda, podcast producing course kasi hindi mo lang kasi i-edit yung podcast, di ba? No, gagawa ka pa ng show notes, tapos gagawa ka pa ng mga social media posts, ganyan. Yan. So parang maraming ano, naghahanap ngayon ng podcast producer, no? Feeling ko din. Oo, kasi parang sa LinkedIn, may nagme-message. Oo, may nagme-message sa akin sa LinkedIn hanggang hindi ko pa nare-replyan. Ako dalawa din, kasi mag-webinar muna tayo. Sabi ko, sandali lang, mag-webinar muna ako. Dalawa rin sila na kailangan ko ng replyan ngayon. So alam nyo na maraming naghahanap ng ano, podcast producer. So dapat makinig kayo sa amin ni Joanna. Ayan, sabi ni Cecilia, done for you service. Oo, tama. Yes. End-to-end production. So, from start till finish. So, from yung raw files ng MP3 ni client up until i-publish sa blog post. So, tama. End-to-end. So, yan. Hello na tayo kay Joanna. Hello, Joanna. Ikaw na yung bida. Ako na ba ako na? Uh-oh. Okay. Oh, sige. Hello, everyone. Sa simula na ako magbi-video ha kasi medyo inconsistent yung ano yung internet connection namin. So baka mamaya ma-disconnect ako anytime. Oo. So okay na, nakita niyo na yung mukha ko. Ayan na. So pwede ka nang mag-goodbye. Pwede na ako ano mag-off ng video. Na sila ako san ka uli nang galing para ayan. Sa nakakakilala sa iyo. Ah sige. So again, my name is Joanna, taga Montalban, Rizal. Ayan. Si yep, Joanna so, ng Montalban, Rizal. Ganyan. Nakakainis ka. So, okay. Kwentuhan ko muna kayo nung background ng story ko before tayo mag-start nung topic natin. So again, our topic for tonight is the basics of podcasting. So overview lang to ha. Baka mamaya you're expecting na ano na i-discuss namin yung ano yung nitty-gritty nung matagal 'yon kasi. So kailangan kasi isa-isahin yung bawat part noon para mas ma-master natin siya. So tonight, we'll just discuss yung overview ng podcasting para mas may idea kayo kung ano ba yung ginagawa namin since hindi pa siya ganun ka-popular sa Pilipinas. Tama. Okay. Yun. So yung transition muna, paano ba ako napunta ng podcasting? For 13 years, nagtatrabaho ako sa BPO. So dalawang call centers yung napasukan ko and then yung last na call center, that's where I met Tasha. So, 9 years ako nagtrabaho doon. And then, before she resigned, doon ko siya na-meet. Niyayaya niya ako na mag-work from home. Kaya lang, inisip ko yung work from home. Oo nga, buti nagkita tayo, no? Nagkita tayo sa Dell. Oo. Oo, no? Oo, nagkita tayo sa Dell. Kaya lang, hindi pa ako naniniwala kasi sa, ano eh, sa kwento mo before. Parang feeling ko scam yung ano. Oo, parang yung mga tao dyan, yung pag-invest sa stock market, feeling nila scam, di ba? Mga ganon, dati kay Bosan. Oo, so, ayun. Kaya ayun, akala ko din, parang scam siya initially. So, kailan ka naniwala? Medyo inconsistent yung... Naniwala ako nung gustong-gusto ko nang mag-resign sa trabaho. So, naniwala ka kaya sabi mo, ay, pwede ko na mag-resign sa trabaho. Ganon. Oo, tapos hindi ka pa ulit bumabalik sa BPO. So, feeling ko, totoo siya. Kaya, ayun. Okay. Nag-reach out ako. Hindi ko parang, di ba, nag-reach out ako sa'yo with another friend. Oo. Hi, kung nanonood ka. Oo, hello, wala pa siya. Nag-reach out kami sa'yo. Wala pa siya. So, ayun, nag-reach out kami sa'yo. And then,
ano, and explain mo sa amin kung ano yung ginagawa mo. Tapos initially parang ang topic na gusto mong i-discuss is web design. Oo. Parang magawa ng website kasi parang sabi mo is yun yung magiging portfolio kung saan namin ipo-post yung mga ano, yung mga mga gawa namin. Parang resume, 'di ba? Online resume yung dating. Kaya lang, nung ina-explain mo na kasi yung website design sa amin, I know from the start na hindi yun yung gusto ko, na mahirap siya, na hindi ko siya, mahirap hindi ako agad, gawin. Oo, mahirap agad. Although nagagawa ko naman yung ibang assignments na binibigay mo, parang alam kong hindi ako mag-enjoy na gawin siya araw-araw. So parang andun ulit yung ano, yung feeling, same feeling na meron ka before siguro sa work, na parang gagawin mo yung isang bagay just for the sake of doing it and to get paid, 'di ba? Eh parang ayaw na nga natin yon. You want to do something na ano, na gugustuhin mong gawin araw-araw. Parang hindi magiging burden sa iyo, ganun. So, i-off ko muna yung video ko, ha? Medyo nagiging inconsistent na yung connection eh. Para hindi ako pwede mo nang i-off yung video. Nakita ka na nila. Ayan. Okay. So, anyway, yun nga. Yung isa pa kasing kinikater ni Tash is podcasting. So, nakita ko na parang mukhang mas madali siyang gawin. Hindi mo kailangan maging sobrang technical. Hindi mo kailangan maging sobrang... ano ba to? Ayun, maging tech savvy para nga ano, para gawin siya or para ano siya, para matutunan siya and then para ibenta siya as a skill. And then yun pa nga yung sabi ni Tash, marami na kasing tao sa US, maraming entrepreneurs, mga influencers sa US na kailangan ng assistance with podcasting. Although before I don't have an idea again kung ano ba yung podcasting kasi hindi naman siya ano eh, hindi naman siya sikat sa atin. Hindi I'm not sure kung aware kayo. I was starting, hindi ako familiar or wala akong idea about it. Narinig ko lang siya once kay Mo Twister. Kasi I think isa siya sa mga personality sa Pilipinas na nagkaroon ng podcast. Oh, pati yung sila, kaya ano, lang, yung Chico and Delamar, na hindi na Chico and Delamar. Ah, oo. Oo. May podcast din sila. Oo. Ah, okay. Hindi ko alam yon. Ang alam ko lang si Mo Twister. Oh, yung mga so, top anyway, tips for blah, blah, blah. Ganun yung podcast nila. Oh, dati kasi hanggang ngayon meron pa yun. Hanggang ngayon meron pa. Pero hindi na siya Chico and Delamar. Iba na. Tapos kasi nung dati kasi tuwing umaga yung ano nila eh, yung radio show nila. Dati sa radio sila. Tapos ngayon may podcast na din sila. Palagi kong inaabangan kasi nakakatawa. Ah, talaga. Oo, nakakatawa. Kunyari, top 10 hugot lines, mga ganun. Tapos ang mga nagsisend, yung mga tinitext sa kanila yung mga hugot lines, ganyan. Kunyari, top 10 gusto mong sabihin sa katabi mo sa work, yung mga ganun. Ah, ganun. Ito yung concept, oo. Maraming nakikinig din doon. Oo, kasi sikat yun. Oh, morning rush! Tama, si Cecilia. Oo, morning rush. Ah, morning rush! Oo, yun. So yun, dati, umaga, inaantay ko yun kasi nakakatawa siyang pakinggan. Meron na rin silang podcast ngayon. I see. Oo. Ayun. So, anyway, yun nga, parang nung pinakita mo sa akin yung podcasting, if you'll remember, nanghihiya ko sa inyo ng mga audios na pwede kong pagpraktisan. Oo. Kasi, oo, parang wala akong ano eh, wala akong makita na pwede kong gamitin na ano, na pwedeng ano, parang dummy audio na pwede kong i-edit. Eh nagkataon na meron tayong recording gaya nito before. So yun yung pinagawa mo sa akin na lang na ano, parang ginipig ko yung pinagamit mo para gamitin kong parang i-edit yung audio and then gawa ng show notes para i-upload mo sa website. Pero yung career talaga, no? Yung career sa podcasting, nagsimula talaga because of, ano, Tita Eloisa and Tita Cecilia ng Value Pod Agency. So, Cecilia and Eloisa are also part of Tasha's circle. So, students din siya, sila ni Tasha. And then, one time, si Eloisa are also part of our ano spider web. Spider web din sila. So mga ano din mga babies ni Tash. Si Eloisa nag-contact siya once sa akin kasi yung
client nila is looking for another podcast manager. Pero that time, hindi pa ako ganun ka-confident with with what I know about the business or about about podcasting. Pero napaka-patient nilang parehas. Tinuruan nila ako kung paano yung dapat gawin from from the start until yung pinakang last task na kailangan naming tapusin for the client. So parang may 4 hours yatang learning session with Eloisa and with Cecilia para lang matutunan ko yung ginagawa nila, which later i-discuss namin sa inyo. Parang bibigyan namin kayo ng idea ano ba yung ginagawa ng podcast manager. So that's the story behind it, kung paano ako napunta or paano ako naging podcast manager. E ano nga ba talaga yung podcasting is the question. So according to Google, yan yung definition ng podcasting: the practice of using the internet to make digital recordings. Pero in layman's term, tinanong ko si Tita Eloy sa kanina, si Chang Eloy, paano mo ba ini-explain yung podcasting in layman's term? Kasi pag may nagtatanong sa akin ngayon kung ano ginagawa ko, ang sinasabi ko na lang kadalasan, virtual assistant. Kasi parang mas madaling i-explain na virtual assistant ka or online secretary ka kaysa podcast manager ka. Parang tapos na agad yung question pagka tinanong ka, ano nang ginagawa mo after mag-resign? Ah, VA ako ngayon. Ano yung VA? Parang online secretary. Ah, okay. Ayun, tapos na yung di ba? Tapos na yung usapan. Pero kung i-describe ko siguro ngayon yung podcasting, para ma-picture out nyo kung paano siya, ang tingin ko kasi sa kanya is para siyang YouTube channel. So I'm not sure kung aware kayo dun sa YouTube channel ni Bianca, Bianca Gonzalez yata yun. Yung Paano Ba To? Or kahit anong YouTube channel. Diba, ang kaibahan lang nung podcasting is wala siyang video. Para siyang radio version ng YouTube channel. Kasi recorded siya. Parang recorded na episode na in-upload mo sa isang platform para mag-play siya or mag-air siya on a given day. So halimbawa, may client ka na ang gusto ko ang airtime ng lahat ng episodes ko ay every Monday, i-upload mo yon let's say Friday o kaya Saturday para mag-air siya ng Monday. So ganun. Ganun yung ganun ko siya ini-interpret ngayon. Ikaw Tash, paano mo siya in layman's term, paano mo i-explain ano yung podcasting? Para siyang radio show pero online. Ganun lang. Yun pa yung isa. Para siyang online. Yung din yung nila sa US, di ba? Parang radio show na online. Yun pa yung isa. Parang recorded na na online radio show. So, pwede nyo siyang i-imagine na ganun. Kaya lang, yung isa pang difference ng podcasting, meron kasi itong parang minamarket siya. Parang ganun din sa YouTube, 'di ba? Minamarket nila. Parang sa YouTube yung padamihan ng subscribers, padamihan ng mag-view ng video mo, paramihan ng likes, mga ganun. So ganun din si podcasting. Para makita kayo ng examples ng mga podcast, pwede kayong mag-download ng iTunes o kaya pwede kayong mag-download ng Podcast Go kung gumagamit kayo ng Android. And then hanap lang kayo doon ng mga topics na gusto niyo, let's say fitness, o kaya inspiration, ano pa ba yung kadalasan? Dating, may mga ganun pang iba-iba. Sobrang lawak nung coverage. Sobrang lawak nung mga topics na pwedeng ma-discuss sa podcasting. Kasi ngayon, parang yung mga clients ko, puro love, dating, fitness, inspiration, tsaka business. Ganun yung mga topics nila. And then, ano ba yung mga tools na kailangan natin to become a podcast manager? So again, hindi ako ganun ka-techy. Hindi ako magaling mag-design ng website. Marunong lang ako ngayon mag-upload ng content sa website. Kasi sinasendan din ako ng video tutorial nung client. Sinasabi ko lang sa kanila na hindi ko alam kung paano mag-upload. Let's say yung isang pinagamit sa akin recently, Drupal. So never heard, parang okay. Intimidating na agad kapag yung pangalan pa lang yung sasabihin. Sabi niya parang okay, I'm using Drupal. Parang simpler daw compared to WordPress. Tapos sinabi ko na lang sa client na I'm not familiar of Drupal and hindi ko pa siya na-experience gamitin. Tinuruan niya ako kung paano mag-upload ng content doon. So yung ibang alam ko,
ako yung gumawa. I mean, hindi ko na kinailangan masyado ng assistance niya. Pero ito lang naman talaga yung pinakang ano, I'd say core applications na kailangan natin. Unang-una is Adobe Audition. Adobe. Ito yung ano, software na ginagamit natin para mag-edit ng audio. Pero iba naman yung audio engineer ha sa ano. Oo, iba na yun. Technical na masyado yun. Sobrang technical na yung audio engineer. Hindi ako audio engineer. Podcast manager lang. So parang podcast manager, siya yung last touch dun sa buong process. Para kasing ang isang podcast, ang nangyayari dyan, kunyari si Tasha, isa siyang host ng podcast. So, ang gagawin ni Tasha, magre-record siya kunyari ng audio. Let's say yung topic. Katulad dito, ngayon ginagawa natin. Mm-hmm. Oo, ayan. So, nagre-record tayo ngayon ng audio. Ngayon, pagkatapos... At saka ng video rin. Ayan, saka ng video din. So, pagkatapos ng session na to, ipapasa ni Tasha yung, yung raw file, yung raw audio sa agency, sa podcast agency, or pwedeng direct okay, sa tao. Okay, Joanna. Oo, yan. Joanna, tapos na yung Facebook Live, kunin mo na yung video, gawin mong podcast, ganon. So, ang gagawin natin is, i-convert muna natin yung file. Since video siya, gagawin muna natin siyang MP3. So, from video, ginawa na natin siyang MP3, ilalagay na natin siya ngayon dito kay Audition. So, from Audition naman, gagawa na tayo ng editing. Right now, yung basic editing lang naman yung ano, yung ginagawa ko sa ibang clients, like mag-a-add lang ng intro and then outro, yung iba pwedeng may commercial. Pero we'll discuss that in detail probably in the parang next webinar or sa course na mismo. So, yun yung pinakang role ng Adobe Audition. And then next application na kailangan natin is Canva. So, Canva is similar to PowerPoint. Itong presentation na ginagamit ko ngayon, ginawa natin yan using PowerPoint. Mas maraming templates na pwedeng gamitin. So, una, medyo parang intimidating, overwhelming. So, sobrang dami ng options na pwede mong pagpilian. Pero, yun actually yung ano, kinaganda nun. So, sobrang dami ng options na pwede mong pagpilian, hindi mo kailangan masyadong mag-effort para mag-isip ng design na gagamitin mo. Parang, or mag-isip ng gumawa ng design from scratch. Pipili ka na lang talaga dun sa pool ng designs na meron sila. And then, next, so, ang ginagawa natin dito kay Canva, yung social media images na pinopost natin. Later, magpapakita ko sa inyo na example ng social media images. And then, yung last application na ginagamit natin is Headliner. So, si Headliner naman, ginagamit natin yan para gumawa ng audiograms. Kung may Instagram kayo, usually dun pinopost yung mga audiograms. Ito yung mga videos na merong wave. Yung parang... May example ka para makita nila. Sige. Eto, nakita nyo to? Ayan, ito, kita. Sorry, eto pala wala tong wave kasi ito yung bagong pinapagawa ngayon. So, kung makita nyo... Ayan, tapos meron siyang subtitle, parang Korean novela lang. Yes. So, ito yung isang example ng audio, video na ginagawa natin using Headliner. And then, hanap pa tayo ng ibang luma. Ito. So, ito yung isang common pa na ano, na klase ng audiogram. Ayan, oo, yung audiogram so, talaga. Tapos merong caption sa baba, title, ganyan. So, ito yung ginagawa natin using Headliner. Ang maganda dito sa, parang binibenta ko lang, no? Ang maganda dito sa tatlong application. Oo nga, wala kaming commission dyan sa tatlong yan talaga. So, lahat sana yan. Sana bayaran nila tayo. Oo. Sana naririnig nila to, di ba? Oo, sana naririnig nila tayo. So, yun, lahat yan libre. So, pwede nyo silang, pwede na kayo mag-sign up or gumawa ng account sa mga applications na to para mapag-practice nyo na sila. And then, yung Adobe Audition pala, hindi siya libre. So, kung gusto talaga nila ng libre, pwede yung Audacity. Kaso, hindi ako marunong gumamit noon. Mahirap kasi siyang gamitin. Pero, paano ko nga ba ito nakuha ng libre? Di ba may tinuro ka sa akin? Oo. Bawal sa YouTube. Bawal pa yan. Bawal. Okay. Sa ano na lang, okay, sa course namin ituturo yun.
May bayad pala yan, guys. Oo, may bayad. Yung audition, mahal. Tiningnan ko, parang 2,000 pesos per month. Ganun. Ah, ganun. Okay, di ba, let me crack si Sasha. Kung, kung kumikita ka naman ng sa podcast editing ng how many per month, siguro mababayaran mo na si Adobe Audition. Mm-hmm. Kung hindi, makikinig kayo sa sasabihin ni, namin ni Joanna doon sa, ano, sa course. Para magamit niya yung $2,000 niya sa ibang bagay. Oo, 2,000 pesos lang. Sorry, pesos pala, sa ibang bagay. Oo, sa ibang bagay, yan. Yeah. So, anyway, eto lang yun, yung tatlong main, parang core applications na kailangan natin gamitin. Pero may iba pa dyan para magawa natin yung video kasi yung video kanina na pinakita ko, may isa pang process yun na pinagdadaanan. Pero ang application naman na yun, tinatawag nating Filmora. Pero again, we'll discuss that further kapag nandun na tayo sa ano mismo, parang course mismo. Or, probably sa susunod na webinar kung attend kayo ng live. And then, yung next is, magkano ba yung kikitain natin sa podcasting? Parang networking lang, no? Magkano ba yung kikitain natin dito? Oo, magkano ba yan? Ay, at saka ang maganda dito sa podcast editing, hindi siya usually per hour. Mm-hmm. Pwede kang, ang usual na price dito and sanay din yung mga clients is per podcast, di ba? Mm-hmm. So, hindi kayo magta-timer, ganyan. So, mm-hmm. talagang per podcast ang singil. Mm-mm, tama. Ngayon kasi parang ano eh tatlong klase ng payment options yung ano yung na-experience ko. Una is yung per hour. Tapos meron ako din yung retainer, yung nabanggit ko sa iyo one time na parang meron lang akong set of podcast na gagawin for the agency tapos paid na nila yun parang 15-30 ng buwan. Uh-oh. And then yung isa naman yung sinabi mo kanina per episode talaga. So parang gawin mo man yun ng mas let's say 4 hours yung agreement nyo, pero natapos mo naman yung podcast in 2 hours lang, babayaran pa rin nila yung 4 hours. Kasi, so kunyari may kapatid kayong high school or college student, pwede niyo ipagawa sa kanila kasi parang tuturuan niyo lang sila tapos kaya na nilang gawin ang sarili nila, no, Joanna? Oo. Clay. Tama. Si Clay. Tama. Delegation 'yan, delegation. Oo. Si Clay na 'yung paggagawin ko nung Canva. Oo. So, but yun nga, balikan natin 'yung tanong. How much can you earn from podcasting? Baka nakikinig kasi yung nanay ko eh. So, hindi ako magbibigay muna ng eksaktong figures dito. Pero, kung nagtatrabaho kayo sa call center, most likely, karamihan naman sa nakikinig ngayon galing ng call center or nasa call center pa. For an agent post, siguro doblehin or triplehin nyo yung kinikita nyo in a month. Pang pang OM post ito. Ayun. Actually, pang OM post siya. Pang OM post. Pang OM. So, tanungin niyo yung OM. OM niyo. Hello, Joanna B. So, sa Facebook, pag pinanood ni Joanna B ito, hello, boss! Tofi! Ayan. Sila yung mga tanungin niyo, alam niyo naman. So, ayun, pang OM post. From agent sweldo, tatalo ng OM sweldo yung kita niyo. Sabi mo, hello, Marisaida! Pag nakita nila to. Mamaya itatag ko nga si Marisaida. Binigyan ko rin siya. Shinout namin kayo. Tsaka yeah. Si Boss Joanna B, tag mo na rin. Hello, Joanna B. Sino pa ba? Si Joanna B. Tofi. Si Yami, hindi ko, friend. Si Boss Ellie. Hello, Boss Ellie. Mamaya itatag natin sila. Wag mo na lang itag. Tag mo na lang. Wag mo na isama. Oo. So anyway, yun nga guys, ganun kalaki yung ganun ka ganda yung pwede mong kitain with podcasting. Sobrang siya eh, parang sobrang sikat kasi siya na na business ngayon sa US or sobrang sikat siya na platform ngayon sa US na marami talagang naghahanap ng assistance ng podcast managers or ng podcast editors na pwedeng tumulong sa kanila kasi hindi na nila kayang gawin yun eh. Ang kaya lang nilang gawin is, or ang may time na lang silang gawin is mag-record ng audio, kagaya nito, and then ipasa na lang yung raw files kung sino man yung gagawa. And then, sana na-satisfy kayo doon, medyo nagka-idea na kayo sa kung magkano yung kita ng sa podcasting. Then, puntahan na natin yung Q&A. May mga questions na akong nakuha.
from my friends. May mga advance? May mga advance na question. So, yung unang tanong is, pwede daw bang gawing part-time yung podcasting? Yes, pwedeng gawing pwede siyang gawing part-time kasi ikaw naman yung makikipag-deal sa client kung ilang hours lang yung kaya mong i-commit. Like for example, kung si client nanghihingi ng gawin kang full-time, pwede mo naman sabihin sa kanya na part-time lang yung kaya mong ibigay kasi you're doing this or you're doing that, 'di ba? Pwede 'yon. Ikaw yung makikipag doon. Ikaw yung call mo 'yon kung papayag kang mag full-time or part-time. Pero usually pag podcast editing, hindi naman kailangan talagang full-time yung mga clients. Hindi sila nagre-require na full-time at saka wala siyang schedule. Ang goal mo lang is matapos yung podcast sa deadline ni client. So kunyari, ang podcast ni client tuwing Thursday ng 12 p.m. Eastern, dapat naka-post na. So dapat bago 'yon, schedule mo na si podcast, okay na yon. So, hindi, walang pakialam si client kung anong oras ka gumagawa, kung anong oras ka nag-work, and basta matapos mo yung work mo. Oo, tama. Kaya, madali din, mas madali ding i-manage yung time. Kaya, di ba, minsan, nakakalabas pa kami, unlike before, nung employed ka, kasi, di ba, meron kang schedule na pwede rin namang magpalit. Depende kapag mag-schedule bidding na. Dito kasi, kapag binigay sa'yo yung audio, ikaw yung magmamanage talaga ng time mo. Kung kailan mo siya gustong gawin, pwedeng gawin, kayang gawin. Ang importante lang, ma-deliver mo siya or ma-publish, nakapublish siya doon sa kung kailan siya dapat mag-air. So, yun lang yung pinakang doon. Yun yung pinakang end goal doon. Kung hindi, tanggal ka. So, yung next na question... Papalitan ka niya ng iba. Oo, papalitan ka niya ng iba. So, yung next na question is, mahirap daw ba yung podcasting? Hindi siya mahirap. Mahirap talaga yung web design. Yun yung nahirapan ako. Sobrang nahirapan ako. Yung podcasting, if, again, kung nakatrabaho niyo ako before, may idea kayo na hindi naman talaga ako techie. Uma-attend lang ako minsan ng meeting pero hindi talaga ako yung hindi ako nagto-troubleshoot ng mga concerns ng customer. So wala akong idea about anything parang super technical na kaya minsan hindi ko na iintindihan yung sinasabi ni Tash kapag masyado ng technical, parang French na siya, jargon na siya sa akin. Oo, ang kailangan hindi na kita naiintindihan minsan. Ang kailangan mo lang talaga with podcasting, I think tingin ko is unang-una kailangan organize ka. Kasi may deadline. I mean, hindi deadline, merong date kung kailan dapat naka-publish yung show. So, for example, ngayon, ang shows na hinahandle ko or nahawak ko ngayon is 13. Tama? 10, 11? Oo, 13 na shows. So, ibig sabihin, merong 13 episodes every week na kailangan na masiguro ko na ma-publish sa tamang oras kung kailan sila dapat naka-publish. Ngayon, kapag hindi ka organized, pwede kasing may ma-miss out ka, di ba? Imbes na naka-air siya kunyari ngayon, nakalimutan mo, hindi siya ma-air. So, magagalit ngayon yung client natin. Patay ka! Oo, patay ka. Kasi di ba, kumbaga, you only have one job, di mo pa ginawa ng maayos. So, kailangan organized tayo. Para maging organized ako, nagagawa na lang ako ng tracker para alam ko kung sino na ba yung kung sino na ba yung naka-air, anong stage na ba yung isang podcast, alam ko kung sino yung ifa-follow up. Then, yung isa pang skill na tingin kong kailangan lang dito is meticulous ka. Parang alam mong tingnan kung alin yung maganda at hindi, yung pangit pakinggan at hindi. Parang, in short, parang critic ka, ganon. Parang alam mo lang kung alin yung dapat pang i-improve and then alam mo yung dapat na ulitin pa yung gawa. Yun lang tingin ko, yung dalawang skill na kailangan mo para maging maging in demand yun. Maging in demand ka or maging parang sellable na na podcast manager. Ikaw, Tash, ano pa sa tingin mo yung skills na kailangan meron? Dapat marunong ka ring pag ikaw yung nag-handle talaga nung kunyari isang client na direct sa'yo, hindi siya podcast agency. Usually, dapat magaling ka ring mag-motivate ng client. Nahihirapan sila, hindi nila maisip kung yung ilalagay nila na bagong topic for their podcast. Yun. So, dapat marunong ka mag-suggest kung ikaw talaga yung personal na nag-handle ng podcast ng client. Ganun. Tapos,
usually kasi yung mga clients natin, they're not that organized, ganun. Mm-mm. So, i-introduce, usually yung sa akin, i-introduce ko sila sa Asana, ganyan. Uh-oh. Uh-oh. Then, hindi kasi ako masyadong nag-i-Skype kasi ewan ko ba kay Skype, minsan hindi dumadating yung mga messages. Uh-oh. Tapos nagloloko siya. Yun. So, pagka sa mga clients ko, usually, ano, ay pinapagamit ko sila ng Slack or kung hindi sila na, kung hindi talaga yung masyadong techy talaga tapos kaming dalawa lang naman yung mag-uusap, pwede na sa Facebook Messenger. Ganon. Kasi alam naman mag-Slack pa kaming dalawa lang naman. Ganon. So usually ganon, dapat organized ka rin talaga. Kasi ikaw yung, you will help your client get organized din. Kasi hindi sila organized usually. Tama. Parang ayusin mo ng konti yung buhay nila. Oo, ikaw mag-aayos. So, kailangan maayos ka. Kailangan, tama. Kailangan. Ikaw yung taga-ayos, eh kung pareho kayo magulo, walang mangyayari. Diba? Podcast nyo, yun. Hindi pwedeng, ano, hindi kasi pwedeng expect mo si, ano, si client na siya pa yung magre-remind sa'yo na, oh, eto na pala yung ano. So, ikaw dapat magre-remind kay client. Kunyari, ang podcast date nyo or podcast launch nyo is every Friday. So, Monday pa lang, sasabihin mo na, oh, may ready na ba tayong episode dyan for, ano, Monday, anong title natin, ganyan. So, usually, ang madali, may Google form, tapos fill up ni client yung Google form, title ng show, ganyan, kung sino yung guest, ganun, tapos kung may notes ba siyang ilalagay dun sa show niya, ganun. Tapos, kung kapag wala pa ng Tuesday, you follow up naman ng Wednesday, so follow up ka ng follow up every day. Kasi sa Pilipino, kasi mahihiyain, di ba, no? Follow up, nahihiya. Yun, ang gusto nila, kulitin mo sila, uy, asa na yung show natin? Magpa-Friday na. Ganyan. Kasi edit ko pa. Ganon. Bala ka dyan, mainis ka. Di ba? Kasi parang parte ng ano mo yun, responsibility mo sa kanila na ano, na i-remind talaga sila na kailangan na natin to para makapag-move forward tayo. Ikaw din kasi mamumroblema client, di ba? At saka wala ka rin trabaho. Ayaw mo wala trabaho. Na podcast. So, helpful din sa'yo yun na para, ano, bigyan mo siya ng topic. Para kasi pag topic ka, may edit kang podcast, may trabaho ka. Mm-mm, tama. And yun pala, Tash, nabanggit mo yung notes. Yun pala guys na nakalimutan kong banggitin. May ibang clients kasi na kailangan mong ikaw din yung magsulat ng show notes para sa kanila. Karamihan kapag direct mong client mismo yung podcaster, yung podcast host, ikaw na din yung maggagawa ng show notes. Ano ba yung show notes? Show notes, parang summary lang naman siya nung kung ano yung pinag-usapan dun sa episode. Parang ito, ano ba yung summary ng pinag-uusapan natin dito? Basics ng podcasting. So, isa-summarize mo lang. Diba? Merong introduction, and then, ano pa ba yung mga details nung napag-usapan natin? Yun lang naman yung ano, yun lang naman yung nasa show notes. Oo. And then, and ginagamit doon sila. Sige. Ay, hindi. Ito muna yung mga questions mo muna. Tapos after that, yung mga chat naman. Para organize din tayo. Sige. Totoong tanong po to, ha? Hindi yung invento ni Joanna. Message po to. Yung tools na ginagamit, yun yung na-discuss ko kanina. And then, how do you get clients? So, ito yung medyo, ano, medyo tricky part para dun sa mga magsisimula pa lang sa work from home or to work from home. Kinuha ko yung clients ko from Upwork. Initially, yun yung pinakang ano talaga pool ng clients for me. Hindi na ako nag-try ng ibang application. Hindi ko ina-advertise si Upwork, ha. Upwork, baka bibigyan mo rin ako ng porsyento. So, hindi ko sila ina-advertise kasi unang-una ang laki nilang mag-charge. Pero kasi madaling gamitin si Upwork for me, and then hindi naman ako ano, parang naging okay lahat ng mga nakuha kong clients from Upwork. May isa lang siguro na hindi masyado, pero ano naman yun, isolated case yun. The rest, sobrang ano sila, sobrang ideal clients, lahat yung nakuha ko kay Upwork. So, yun yung isang platform na pwede mong gamitin para makakuha ng client. Pero may iba-iba pa eh, online jobs. Tapos yun nga yung nabanggit namin ni Tash kanina, LinkedIn. Kapag halimbawa, ano na, parang sa profile mo, nilagay mo na doon na podcast manager ka, tapos naglagay ka ng whatever explanation or description ng ginagawa mo, pwede ka na rin makakuha ng invite from LinkedIn. Ngayon lang kasi hindi ko na muna nasagot yung questions na yon sa LinkedIn dahil ano eh, medyo loaded pa.
Tapos, meron ding referral. Yung isa kong client, ni-refer lang ako nung kauna-unahan kong client sa kanya. Ayun. Kaya, wala kami sa Upwork. Parang direct client. Walang charge na 20%. Walang kaltas. Then, yung isa pa. Anyway. So, yun yung mga ano. Pero pala sa Upwork, sa start lang yung 20%. Pag naka $500 ka na, 10% na lang yung charge. Oo. Pero ang laki pa rin, Tash. Ang laki pa rin. Ang laki pa rin. Compare mo sa PayPal fee, no? Diba? Oo. Sobrang laki pa rin. PayPal fee parang 3%, 4% lang. So, parang ang laki pa rin ng 10%. Mm-hmm. Parang tax, magkano ang tax ng ano professional? Hindi ko pa alam. Hindi ko pa nga inaaral yung ano. O, tinatanong ko dun sa accountant kong kapatid kanina, yung parang katulad din daw sa normal. So, pag tumataas yung ano, yung tumataas din daw yung tax, ganun. Okay. Nako, parang nakakatakot. Ano? Pero hindi, kailangan tumas talaga yung kita natin. Yes. So, anyway, yun nga, meron pang online jobs, Fiverr ba yun? Free app? Yun pa yata yung ibang ano eh, no? Parang similar to Upwork, yun pa yung mga platforms na pwede nyong ano, pwede nyong sign upan, pwede nyong gamitin para gumawa ng profile and then maghanap ng clients. Yes. Ayun. So, ayun lang naman yung mga questions na na-compile ko. Yan. Tapos dito naman sa chat natin, ang tanong ni Raquel, magkaiba daw ba ang podcast editor sa podcast manager? Magkaiba nga ba siya? Sa akin kasi, similar lang siya eh. Oo. Sa, siguro kasi ano, pag podcast editor, baka pag nag-edit lang ng podcast, gano'n. Yun yung maiisip ni client. Oo. So, siguro nga, para mas madali, para you're speaking the same language as your client na rin, pag podcast editor, you're editing the audio itself. Parang yung boundaries ng trabaho mo is limited to editing the audio. And then somebody else will do the parang social media templates, yung images, and then somebody else will do the show notes. Pero kapag podcast manager ka, technically, you're doing everything. Oo. Yun nga yung nabanggit ni Chang Cecilia kanina na yung done for you. End to end daw, oo. Oo, yung end to end na na-process, yung pag-edit ng audio, paggawa ng social media templates gamit yung Canva, paggawa ng show notes, then pag-upload ng content niya sa platform, usually yung Libsyn. Kung i-google niyo siya, Libsyn yata yung Liberated Syndication. Yun. Oo. So yun yung ano, hanapin niyo. Doon karamihan ng mga podcast ina-upload. Oo. Yung podcast natin kay Work From Home Be Awesome nasa anchor.fm kasi libre. So similar din 'yon, no? Similar din sa Libsyn pero libre siya. Pero same lang naman siya. Sa Libsyn kasi pwede kang mag-upload ng videos din. Talaga hindi ko pa na-try. So ang plan kasi nila sa Libsyn, kunyari per month may 500 megabytes na space ka. So kung may video podcast ka, pwede kang mag-upload ng video podcast kay Libsyn. Mm. Oo. Yun yung talaga maganda sa kanya. Mm. And then, may question pa, Tash? Oo, meron pa. Sabi ni, ano, si Jonalyn ba to? Paano if your client, most ng show niya, nagsosolo siya? Ano pwede i-suggest? Okay lang naman na, ano, na nagpa-podcast si client mo ng solo lang. Di ba marami rin clients na solo lang sila sa podcast? Tapos, ano daw ang pwede natin i-suggest para ma-motivate siya? So, pwede kang gumawa ng content calendar or parang ano, parang podcast topic ideas para kay client mo. So, depende sa niche or ano bang, ano, other word for niche. Basta, depende sa kung anong area yung business ng client mo. Kunyari, health and fitness. So, ano ba yan? Yoga ba yan? So, kung kunyari, yoga, about yoga yung podcast si client mo. So, hanapan mo siya ng mga topics about yoga. Magandang puntahan para maghanap ng topics sa BuzzSumo kasi andun yung mga sikat na blog post, no? At saka yung ano ba yon, yung ask answer questions ba yon or askthem.com? Yung maraming lumalabas yung bilog tapos pagka ano, basta parang yun natatanong. Sandali nga, ako nga mag-share screen. Iyon naman, oh. Answer the public, ganon. Ask the public ba yun? Sandali, tingnan ko nga. Hanap. Answer the public daw, sabi ni ating Janet. Yun, sabi niya nga eh, answer the public. Ito, answer the public.
Yan. Ang baba kasi ng upuan ko. Itataas ko nga. Ayan. Yan. So, eto. So, sa answer the public kasi, marami kayong makikitang topics para sa client nyo. Kunyari, si client nyo is, ano, ayan, ito si Lolo, tatanungin natin siya. So, kunyari, pro lang daw yung region. So, okay lang naman kahit hindi tayo nagbabayad. So, dito, kunyari, tungkol sa, ano ba, yoga. Yoga. Kanina, yoga. So, makikita mo yung mga questions na tinatanong ng mga tao kay Google or hindi ko alam kung baka lahat ng search engine to about yoga. So, antayin natin. Kasi maganda yung visualization nito kung anong itsura. So, antayin natin siya. Ayan. So, ito marami. So, are yoga wheels safe? So, pwede siyang gumawa ng podcast about that. Or, are yoga mats machine washable? Ay, ganun. May nagtatanong pala. Ayun, no? Di ba hindi nyo alam pero may nagtatanong. Tapos sa kabila, will yoga tone my body? Will yoga help me lose weight? O yan. So, ang dami mo ng topic for your client. Yes. So, hindi na kayo mawawalan. So, feeling ko mga 365 to. So, pang isang taong podcast na yan. Di ba? So, ayan na. So, kung hindi pa nag-podcast yung client nyo, ewan ko na lang. Ganyan. So, try nyo ito yung mga iba-ibang topics. So, kunyari yung sa atin, asan na yung ano, paano na mag-search ulit, babalik, ganun. Ayan. Nawala kasi yung search chuchu niya, di ba? Ayan. So, ito, kunyari, work from home. Work. So, ano mga tinatanong ng mga tao about working from home. Ayan. So, pag tinignan natin siya, ayan. So, kailangan mabilis ang internet. So, ito pala, 165 questions. Ayan. So, what is work from home? Ayan. Is an internship, ganyan, work from home in India, so pwedeng work from home in the Philippines, ganyan. Ayan, Fifth Harmony, iba yan, yung kantang work from home yan, di ba? So, companies that are work from home, yan, pwede. So, work from home jobs, ayan. So, marami rin. Ayan. So, magandang tanungin si, ano, si Lolo ng Answer the Public. Yan, tinapangan natin. May iba pa tayong bang questions? Asan yung chat? More chat, yan. Hindi naman lumabas yung chat. Ano be? Ayan. Chat. Ayun. Ito pala. Dito pala siya. Ayan. So, ito. Answer the public. Work ka, nahanap ka ni. Ang kulit ni Janet. Hanap ka na daw ng client. Hanap na daw ako ng client namin. Sandali nga. Hindi kaya. Ayan. So, yun. So, may questions pa ba tayo? Tingnan natin sa Facebook kung may questions. Meron. May questions sa Facebook. Ano? Sino chat? Yan? Si Maureline ba yan? Ano yung question sa chat? Andun mas si madali. Ha? Andun si Maureline sa Facebook. Talaga? Hi, Mau. Hi. So, mas madali daw ba ang podcast editor? Maging podcast editor dahil mas madali yung, mas konti yung responsibilities. Depende eh. Kasi pag mas depende marami sa gusto mo siguro. Oo. Mas marami kang kita. Oo, so, diba? Madali. Madali yung, ano, mas madali sigurong mag-podcast editor dahil naka isang task lang yung kailangan mong pagtuunan ng pansin. Pero dahil ang focus naman natin is mas malaki yung kita, cover na natin lahat. Diba? Oo, 'di ba? At saka mas masaya kasi kung kunyari ikaw yung nag-edit ng podcast, tapos ikaw yung gagawa ng show notes, tapos social media posts, nakaka-proud pag nakita mong nag-launch na yung podcast si client mo, tapos i-share niya sa social media, tapos may ibang mga magko-comment. Ay, ako kumuha. Parang ano, gusto mo isigaw. Ako kumuha niyan, yung podcast na 'yan, 'di ba? Oo. 'Yon. Sobra, tapos kapag sikat yung personality na ginagawan mo ng podcast, nakakakilig. Kapag nakikita mo yung gawa mo. Tama. Tapos, sabi ni Melay ulit, ano, is this a good job for a newbie raw? Like, no experience yet sa home-based job. O, ikaw sumagot niyan, Joanna. Super. Oo.
Melay, super. Kapag walang experience, super pa rin. Sabihin mo lang, kaya ko po. Kahit hindi, kaya ko. Kasi yun nga eh, sa sobrang simple niya, newbie, hindi techie, kaya siyang gawin. Mm-hmm. Kaya mo siyang ano, kaya mo siyang gawin talagang skill na magiging confident ka na i-offer mo siya. Parang sa isang client pa lang na nagkaroon ako with yung first client na nakuha ko na ang ginagawa ko sa kanila is mag-manage nga ng podcast. Yung mga sumunod doon, parang sobrang taas na talaga ng confidence level mo eh. Kahit yung mga pinagawa pa lang ni Tash, parang sobrang tataas yung confidence level mo na kaya mo nang makipag-usap. Kasi ang kailangan mo lang unang-una is maintindihan yung terms na ginagamit nila. Diba? Kapag halimbawa may papagawa sa yung task, halimbawa I need you to edit my podcast. So, kailangan alam natin yung mga tanong na itatanong natin kay client para hindi niya masyadong halata na hindi natin alam. Nagsisimula pa lang tayo. So, yun lang. Kailangan lang natin matutunan yung terms, yung basics niya. Then, kayang-kaya na natin siyang i-offer na skill. Oo. Tapos, natutunan ko dun sa isa kong client na super duper organized talaga. May workflow. So, kailangan kang gumawa ka ng workflow mo for your sa pagiging podcast manager. So, kunyari, ano ba yung start? So, una muna, ibibigay ni client yung podcast. Tapos, after ibigay yung podcast, ano na yung susunod? Ganon, di ba? Edit the podcast. After that, create the show notes. After that, upload to Libsyn. Tapos, upload to WordPress. Ganon. And then, create social media posts. Ganyan. Tapos, email the client na tapos na yung podcast. Ganon. Oo, tapos may video sila ha. May mga video pa sila na kung paano mo siyang gagawin. Kaya hindi ka talaga maliligaw. Parang imposible na hindi mo siya magawa. Parang the only reason na hindi mo siya magagawa kapag hindi natin inintindi mismo kung ano yung nasa video na ipapakita nila. Mm-hmm. And then, yun, kung wala ka ng basic skills, syempre, kasi dapat alam mo ding i-navigate yung basics. Oo. So, dapat medyo, may experience ka rin yun. Na-practice mo siya. Para hindi clueless talaga. Ganyan. Oo. So, meron si Estrella. Anong need daw na proof para ma-hire ka? Anong proof ba pinakita mo sa pinakauna mong client, Joanna? Ito, in-edit ko tong podcast na to. Ganon. Hindi, yung una kong client, ano bang pinakita? Wala. Wala naman. Nung unang client, naging fortunate lang ako dun sa unang-una kong client na hindi ko kailangan magpakita ng proof sa kanya na nagawa ko na. Kumbaga, nung tinatanong niya ako, nasagot ko yung mga tanong niya and then I was able to explain. Nakapag-try ka ng mag-edit ng podcast before. Kaya nasagot ko yung tanong niya. So, yun siguro dapat yun yung ituturo namin sa inyo ni Joanna sa training. Yung kung paano mag-edit ng podcast, ganyan. Kasi pag kinausap mo si client, tatanungin ka niya, ano yung process mo pag nag-edit ka ng podcast? Diba? Mm-hmm. Kung hindi ka pa nakakapag-edit ng podcast ever, paano mo masasagot yun? Process, yun, edit ng podcast. Edit. Oo, so at home audition. Ganun. Pero syempre kasi kailangan may idea ka paano na anong gagamitin for podcast editing and then ano ginagamit mo for writing the show notes, ganyan, gaano katagal. So may estimate mo 'yon pag ginawa mo na siya talaga. Tama. Then yun lang, parang know the basics. Minsan talaga suswertehin ka na may mga clients na hindi na manghihingi sa ng proof na nagawa mo siya. Hindi siya parang sa atin kasi siguro nasanay tayo dito sa atin na pag nag-a-apply tayo ng trabaho, kailangan may proof tayo minsan na ipapakita. Dito naman hindi. Pero yung mga sumunod, wala, hindi rin sila nanghingi ng proof eh. Same din, wala nga nanghingi ng proof naman sa akin. Oo, kasi naniniwala na sila agad sa'yo. Kasi confident ka na nagagawa mo na yung work. Ganun. Tapos ang tanong uli ni Melay, marami ba yung job posting for podcasting like VA? Oo, madami naghahanap araw-araw. Diba? Oo, pati sa tapos, marami rin.
Oo, ano, you'll get to, ano nga, to the point na parang ikaw na din yung tatanggi. Kaya yung Upwork ko ngayon, naka-ano siya eh, parang naka, ano bang tawag doon? Parang naka-deactivate siya na hindi ako mag-take muna ng bagong clients until end of the month. Kasi parang feeling ko nag-take na naman ako ng panibago, baka ma-overwhelm na ako. Mm-mm. Ayun. Ganun kadami. Ikaw na yung tatanggi minsan. Oo, tapos sabi ni, ito kay Jonaline, sabi niya. So, gusto raw ng client niya mag-guest siya sa ibang podcast. So, ano daw pwede niya gawin na help for her client? Nag-ano ka na ba? Nag-podcast outreach ka na? Joanna? Hindi pa. Si yun, so, Chang Eloisa gumagawa ng outreach namin eh. Oh, yun. So, usually, ang journaling, ang ginagawa kasi, titingnan mo yung mga podcast na medyo may connect dun sa topic ni client mo. Yun, topic tsaka niche. Kasi baka hindi nila masyado maintindihan kung ano yung niche. So, topic ni client mo. Yun. And then, ang gagawin nyo, syempre, kukunin nyo yung details nun. So, ano yung email nung podcaster na yon, ganon. Tapos kukontakin niyo siya. Pwede usually maraming podcaster nasa Instagram. So madaling mag-direct message sa kanila, ganon. So gagawa kayo ng script na mas maganda kung personalized dun sa specific na podcaster na yon. Ang nire-recommend ko nga, may isa akong client dati, ang gamit namin video. So, video invitation. Mm-hmm. So, magsisend kami ng video invitation. Tapos, yun, malaki ang turnout rate. Maraming pumapayag sa kanya. So, kunyari, batiin mo yung podcast niya. Ay, nakita namin yung podcast mo, blah, blah, blah. Yung latest thought na baka pwedeng, maging guest ng podcast mo si, introduce mo na si client mo, blah, blah, blah. Kasi ito si client ko, talks about the topic, blah, 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 ganyan. And it will help your podcast audience to blah, 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 kung ano man yung may help nung topic ni client mo dun sa podcast audience nung podcaster na yon. Ganon. Mm-mm. So, yon, usually, ganon yung ginagawa namin pag gustong mag-guest ni client sa ibang podcast. Yan, so, ganon. Parang may ganun nga din yata si yung naging client natin, Tash, na may pa video din. Pero ngayon parang iba na yata yung ginagawa ni Chang Eloisa na sa pag-outreach. Hindi ko lang sure, pero oo, parang iba. Tanungin natin. Oo, tanungin natin. Yun. But so, yun. Ko kasi yung email parang spammy siya kung hindi mo naman siya kilala. Oo. Ganon. Tapos bago kayo mag-message doon sa podcaster na yon na gusto nyo maging guest yung client nyo, i-follow mo naman siya ng konti kahit mga 1 week lang para alam nyo yung topic ng podcaster Importante. Na yun. Importante. Oo, kasi hindi pwede yung message ka lang ng message tapos kung ano-ano yung sinasabi mo. Ganyan. So dapat alam nyo, kilala nyo rin siya. Parang kilala nyo siya. So kunyari, may Facebook group siya. Magpapakita kayo doon, magko-comment kayo. Pag nagtanong siya, ko-comment kayo para parang naging familiar na kayo. Yes. Parang ganun nga din yung ginagawa ni isang client. Parang nag-ano talaga siya, he's spending time to research about the prospect para alam niya kung paano kumonek. Kasi parang lang din no? Parang magbebenta ka lang din. Oo. Minsan talaga ang hirap na pag bigla ka na lang lalapitan tapos bebentahan ka ng kung ano. Kailangan kukonek ka muna para makuha mo yung trust niya. Oo. So, hindi yung parang sinasabi nila na yung parang, can you marry me agad? Ganon. So, manliligaw ka muna. Oo. Nag-iba na naman yung boses mo, Tash. Ay, nag-iba. Wala yung nag-iiba kasi pangit na yung wire nung... Ayan, nawala na naman siya. Galit niya. Ayan, okay na. Ayan, bumalik na sa dati. Ano ba yan? Basta yun at nagagalaw-galaw na kasi yung USB. Kasi ang USB nito, yung lumang USB, micro USB, hindi yung, yung mini USB. So, yun. Kaya mahirap. Yan, tapos ang dami nyo tanong ha. Pero hayaan nyo, meron pa pala kaming next na episode ni Joanna sa Wednesday.
Yan, kasi i-open na natin yung podcast editing course. Wednesday, same time, same channel. Ayan, parang ano lang, TV show, ganyan. So yun, para sa mga questions na hindi natin ma-answer today, kasi hanggang 10 PM lang tayo. At ano, may mga nag-aantay. Oo, kasi may client kasi pa siya. Oo, yan. Natapos ko na kasi yung trabaho ko kanina. Oo, sa akin kasi kanina lang binigay yung ano, yung episode. Kaya gagawin ko pa. Oo, tapos mamaya i-share ko sa Facebook page ko kung anong itsura nung ginawa ko. May audiogram yon, so makikita nyo. Oo. So sabi Ayun guys, kung interested kayo, again, mag-podcast. Kasi again, sobrang dali lang niya. Siguro yung una kong suggestion is i-download nyo muna yung application. Kung ano yung applicable sa phone nyo, Podcast Go or iTunes. Para lang maging familiar kayo. Pakinggan kung ano ba yung podcast namin ni Joanna sa Anchor. I-download. Cellphone ko, ayun. Download nyo muna yung podcast na to. And then, kapag magsa-sign up, or kapag kami i-follow kayo, may subscriben kayo na podcast, Raquel, yung app for Android, Podcast Go. Ito, meron ding Anchor, lahat ng podcast na nasa Anchor yon. Or Spotify, di ba? At saka, kung naka-Apple kayo, iTunes. Apple. Oo. O kaya, ano pa ba yung isa pang basta yun, yung podcast something-something sa ano, sa Podcast Go ba yung gamit mo na podcast ano? Oo, Podcast Go. Podcast app siya sa akin. Castbox, yun. Ah, okay. So, Castbox siya ito. Yan. Oo. So, yun. Andito rin yung podcast natin. Oh, diba? So, siya. Ang galing yung Anchor. Yeah, tapos sabi ni Jonalyn daw, nabasa ko kasi kadalasan gusto nila yung mag-guest sa kanila. Madami na din audience. Nabasa ko lang nung nag-search ako qualifications ng ibang podcaster. Oo. So, usually pag sikat na yung mga podcaster, syempre hindi na kayo masyado papansinin kung napakaliit niyo. Oo. Mm-hmm. Maliban na lang kung sikat ka na rin katulad nila. So, mag-start small ka muna. Tapos hanggang sa go big. So, hindi ka pwedeng mag-guest agad sa podcast kunyari ni Pat Flynn. Maliban na lang kung gusto talaga ng client mo mag-guest sa podcast ni Pat Flynn kunyari. Alam ko meron siyang courses. Yan, edi ang gagawin ni client mo para makakonect siya talaga kay Pat Flynn. Bibili siya ng course ni Pat Flynn. Tapos sasabihin niya kay Pat Flynn, pwede mo ba akong i-guest sa podcast mo? Tapos ikaw, i-guest din kita sa podcast ko. So magkakilala na sila. So pwede na sila mag-usap ng ganon. Friends na sila. So usually yun, baka mag-work. Diba? Yun. So kung gusto nilang ganon, kunyari si Malcolm Gladwell, meron siyang ano, may course din siya about coaching, ganyan-ganyan. So, kung gusto nun ng client mo si Malcolm Gladwell, pwede niyang gawin yung ganun. Kunin niya yung course ni Malcolm Gladwell, tapos invite niya si Malcolm Gladwell sa podcast niya. Yun. Leveling eh, no? Oo. Kailangan, sikat to sikat talaga. Oo. Kasi masyado na sila, parang marami na sila masyadong podcast guest request yung mga yun dahil sikat na sila. May last pa daw yata na pinost si Melay na tanong sa Facebook. Ito, sandali, tingnan natin. Ayan, si Melay. Sabi niya, kung may free videos daw ba for basic podcasting. Ganyan. So at least we have an idea how to navigate the tools. Marami sa YouTube. Sa YouTube. Oo, sa actually. YouTube. And yun. Udemy pala. Meron din, sinuggest lang din to sa akin ni Eloisa. Oh. Udemy. May mga free nung nag-start ako mag-podcast edit, bakit ko ba naisipang mag-podcast edit? Nakalimutan ko na kung bakit ako nag sa sobrang tagal, Tash. Oo, hindi pa naman masyado matagal, pero nakalimutan ko na talaga kung bakit ako nag-podcast. Sino ba pinakauna kong client sa podcasting? Si ano? Hindi na siya nagpa-podcast ngayon. Pero yun nga, kasi si feeling ko kaya ako nag-ano kasi parang marami ako nakikita sa Upwork noon na ayun yung podcast editing. Tapos ginugol ko lang rin siya pero hindi, tapos nag-YouTube lang din ako noon dati. Kaso nga lang
kasi sa YouTube, yung iba masyadong technical yung tutorials nila. So, ang ituturo namin sa inyo ni Joanna, yung specific na gagawin nyo lang talaga. Kasi minsan sa YouTube, pag nag-search ka doon, ang dami mo makikita ang info. Tapos, pag ginaya mo yon yung ano, masakit sa tenga. Pag ginaya mo yung mga sinasabi nila sa tutorial nila, na-try ko noon minsan, nasisira yung audio ni client. Parang weird na yung boses niya, hindi na natural, ganun. Kasi di ba, may mga, ano doon eh, podcast tutorial, paano dagdagan ng bass yung boses ng client, ganyan. Or, paano pagandahin yung boses. Kasi tapos sa Adobe Audition, meron diyang mga features na parang gagawing radio show na voice, ganun. So yun, kasi parang nagiging overkill sa pag-e-edit tapos hindi na natural. Usually, di ba, Joanna, pagka sa podcast, gusto ng mga client natural lang. So, konting edit lang yung gagawin. Hindi yung parang ano, hindi na tao yung nagsasalita sa sobrang perfect. Walang ka-filler-filler. Ganyan. Totoo bang tao to? Diba? So, ayun, yun yung ano, parang yung ituturo sa course is kung ano talaga yung kailangan mo syempre matutunan para maging effective. Oo. Na podcast manager. Oo, tapos ituturo din namin sa inyo yung kung ano yung sobra-sobrang edit na, ganyan. Uh-oh. Kasi hindi naman singer yung client nyo eh, so hindi natin kailangan ng auto-tune. Ang kailangan perfect yung ano, yung sounds is yung sa album siguro. Mm-hmm. So doon yung mga ano talaga, audio engineer. Mm-hmm. Kailangan ng audio engineer, pero pag podcast hindi naman masyado. Ayun. So anyway, yung details is ano, madidiscuss naman siya sa next na mga ano na webinar. So Wednesday pala, ano nga yung i-discuss, magdi-discuss kami ni Joanna ng details, 'di ba? About sa yung hinahanap ni Melay, 'di ba? Yun yung topic natin sa Wednesday. Aling hinahanap ni Melay? Yung ano, basic podcasting tools. Ah, okay. Oo, sige. Yung ano, nga, yung basic podcasting tools na kailangan natin. Parang mas i-expound lang natin siya para mas maintindihan nyo kung paano siya gamitin. Then, yes. Para makagawa na rin kayo ng ano, matrain nyo na siyang gamitin. Oo. Yeah. Yun. So, yun actually ang i-discuss namin sa Wednesday. So, tune in for our webinar link sa Wednesday pala. Ano ba yan? Ano ba sinasabi ko? Wednesday, 9 p.m. Ano sinasabi ko? Ano ba yan? Magkakape. Ito, kape! And kailangan live ha, live guys sa Wednesday kasi ito lang yung may recording, yung mga susunod na webinars wala na siyang recording. Oo, kasi so itatago na namin siya, may bayad na yon. Oo, yun. So it's either mag-attend ka ng live nga para matuto or you miss the episode. Yun. And then, yan, so mag-raffle ako mamaya, sandali. Ilan ba tayo ngayon? Ayan, sandali, sana ba? Participants, kasi stop screen share. Sandali. Stop ko nga muna. Ito pala. So, we have 13 attendees. Yay! So, mag-raffle na tayo today. Ano, Ben? I-raffle mo na now? Okay. Hindi pa ba ngayon? Sandali, paano ko makukuha yun? Pwede pa lang kunin yung attendance sa Zoom. So, sa Zoom, titingnan ko. Di ba may attendance to sa Zoom? Para ano? Sa participants? Oo, sa participants. Kasi sa Zoom, makikita namin kung sino yung nag-register for the webinar. Actually nga, medyo marami yung nag-register. 40. Ganon. 40 sila. Kaso ang umaten, 13. Lucky 13. Uh-oh. So, ang gagawin natin... Hindi, may friend ako, sabi recording yung ano niya eh. Kasi may pasok wala, siya. Hindi na siya pwedeng ano... sumali sa raffle. Sige, mag-try tayo ng isa pang raffle para sa mga ano, sa mga webinar recording attendees. So mag-iisip ako ng pwedeng raffle doon. Ayun, so meron siyang attendance si Zoom. So matatrack namin ni Joanna yung umattend ng live. Ganyan. And then email na lang namin kayo dahil nasa amin yung email nyo. Yan, antayin nyo ang email from me. So, tasha@mamitasha.com. So, mga bukas na, kasi may gagawin pa ako ngayon. So, bukas nyo malalaman ang lucky
raffle winner namin. So ano ba yung ano content nung course, nung podcast editing course? So syempre i-cover natin yung podcast editing. Ayan. Tapos yung show notes, kung paano gumawa ng show notes, ganyan, paano tulungan si client mo, ganon. Tapos yung mga social media posts for the podcast. And bibigyan rin namin kayo ng mga script ni Joanna kung paano makakakuha ng client for podcast editing. May ginagamit ka bang script, Joanna, pag nag-a-apply ka sa Upwork? Para may template ka. Dati yung oo. Yung shinare ni ano, shinare ni ating Cecilia, oo, ni Cecilia. Yung ginagamit. Oo. Super duper effective. Oo, super duper effective. And also kung saan kayo makakahanap ng clients for podcasting. Yan. Oo. And then, yun. Podcast editing course natin kasi gusto namin ni ano Joanna may live, oh, 'di ba? Live meetup for the podcast editing course. Yes. Oo. So titingnan natin yung live meetup. Kung marami tayo, pwede tayong mag-rent ng ano ng ano yon co-working space. O, di ba? Pag marami tayo. Co-working? Oo, ng co-working. Siyempre, pag marami sumama, tayo. Oo. Pwede sumama yung mga work from home, be awesome. Pero magbabayad kayo para magpunta kayo. Para ano, para may reservation fee para mapilitan kayong pumunta. Sabihin nyo, naku, nagbayad kasi ako. Kaya kailangan kong pumunta. Di ba, Joanna, about dun sa pagbabayad. Joanna, nagbayad yan sa akin. Di ba? Oo. Oo. Kasi pag free. Oo, walang kaikaisip yun dito. Oo. Kasi pag free kasi hindi siya binavalue ng mga tao. Yes. Oo. Yun. So that's why we are charging for this course. Yan. So antayin nyo, i-cart o i-open namin yung enrollment for the course sa Wednesday. Anong date yun? Wednesday. Ayan. Wednesday, March 13. Yan. Oh, birthday ng nanay ko. Sige. Ay, happy birthday, mother. Yan. So, Wednesday, March 13 natin, ilalive yung course. Kasi gagawin ko pa yung sales page. Yan. Kaya, yun. Actually, itong podcast editing course, ito yung talagang ano, focus lang sa podcast editing. Kasi yung sa work from home, be awesome na course, yung lahat ng skills na meron ako, yun yung tinuturo ko. Yung sinasabi ni Joanna na ano, hindi niya naiintindihan. Na mahirap. Mahirap daw. Hindi, madali lang. Yan, kasi yung sales speech, kaya niyo na. Mahirap yun. Madali lang yun. Huwag kayo maniwala sa Joanna. Kasi iba-iba kasi yung ano, iba-iba yung gusto tolerance. Oo, hindi tolerance. Yung talent ng tao. Kasi sa pag nagwo-work from home ka, di ba, mag-start ka muna ng kung ano-ano yung kinukuha mong work, ganyan. Mm-hmm. Tapos, doon ka mag-focus sa pinaka-gusto mo talaga. Yes, oo. Tama. So kung saan ka natutuwa. Oo. Mm-hmm. Yun, kaya yun, natutuwa rin ako sa podcast editing minsan kasi nakakatawa yung mga bloopers ng mga client, di ba? Oo, yung mga bloopers. Oh, meron ako yung isa kong client, ano, biglang lumabas yung wife niya sa likod. Na, biglang bumukas yung pinto, mami, yan, ganon. Yun. May isa nga, ano eh, na-record pa, umiihi siya. Or siya, para, oh my God. Hindi tinanggal ng, ano, editor. Oh. Yon. Kulit. Oh, pero pwede niyo tanggalin yung sound na yon sa ano, sa Adobe Audition. Pero yun, baka hindi niya lang masyadong narinig. Kaya pag pala pag nagpa-podcast editing kayo, hindi pwedeng speaker, kailangan naka-earphones kayo. Mm-hmm. Oo, hindi naman kailangan mamahaling earphones. Pwede na yung mga T350. Etong earphones ko na to. Ito yung ginagamit ko for podcast editing. Ano, 350 pesos lang yan. Noon. Kasi iba kasi pangit yung sound. So ito okay siya, tapos 350 lang. Sa Shopee. Ang dami nating sponsor. Dami nating endorsements, ha? Oo. Ang dami nating endorsements. Pero, tapos yun, ibibigay rin namin sa inyo yung kung ano yung mga i-recommend yung podcasting equipment kay client. Kasi minsan yung mga clients, hindi pa nila alam kung ano yung gagamitin nila for podcasting. Meron ka bang ganon, Joanna, na client na hindi pa alam kung anong gagamitin for podcasting? Hindi, ano, halos lahat sila, ano na eh, alam na nila yung gusto nila, alam na nila yung mga dapat gamitin. Kumbaga parang ready na, kailangan ko na lang talagang, ano, i-manage. Yung podcast, yun.
Oh, yun. So, minsan, meron kasi akong client talaga, napakapangit nung headset niya. Yun, tapos may nagkiklik-klik na ewan, ganyan. So, pag kasi pangit yung audio ni client nyo, ano, wala rin mangyayari dun sa i-edit yung podcast. Mahihirapan ka lang, tapos hindi mo rin talaga siya malilinis. So, ipapakita namin, bibigyan namin kayo ni Joanna ng parang file, yung mga podcast recommendation for hardware and software. Kasi yung mga mag-i-start talaga, hindi rin sila techie, katulad ni Joanna. Oh. So, hindi nila alam ano yung ipang-re-record ko, anong headset yung gagamitin ko, paano ko i-re-record yung guest ko, ganon. Ganon. So, yun. 10 na. Okay na. Oo, yan. Thank you so much, guys. So, see you sa Wednesday, where we will launch the course. May ano ka ba? Parting words ka, Joanna? Huling ano? Huling parting words. Parting words. Ayun. Thank you guys sa pag-tune in. Sa mga friends ko, kapitbahay, ang dami, ano. Oo. Salamat sa pag-tune in at saka sa pag-register sa, ano, sa webinar. Sana maka-join kayo sa Wednesday kasi mas, ano, mas detailed. Mas in-depth. Mas in-depth yung, ano, yung i-discuss namin regarding sa tools para mas may idea kayo. Uh-oh. And then, mas maging confident din kayo para mapatunayan namin na hindi talaga siya mahirap. Oo. And wala pala tayo sa Facebook Live sa Wednesday. Nasa Zoom lang tayo. Mm-hmm. So, you need to be there live. Ganyan. Mm-hmm. Parang katulad ko dati, naalala mo, Joanna, no, nasa Telos pa ako, nanonood ako ng ano, webinar. Nakita mo ba ako noon na nanonood ng webinar habang nasa Telos? O hindi, yung mga katabi. Oo, nasa likod lang ako ng... Hindi, nakikita kita. Nasa likod ka namin, di ba? Oo, yun. So yun, dati, nung work pa ako sa call center, yun, sa Telos. Telos talaga. Yan, sa Telos. Nanonood ako ng webinar kasi 9 o'clock yung webinar. And 9 o'clock nandun na ako sa ano... sa Telus, yun. So, binubuksan ko na lang yung cellphone ko para habang, ano, nagwo-work, nagwo-webinar din. Yun. So, dun ako na-inspire. Ay, maraming tao, nagwo-work from home na sila. Mm-hmm. Kaya ko rin yan. Ganon. So, yun. Thank you so much, guys. Kay, ano? Nino. Salamat ulit ni Jomar Hilario, di ba? Oo, ni Jomar Hilario. Ang pinakauna kong mentor in working from home. Yan. So, thank you so much, guys. See you Wednesday. Hindi ko masyadong pinaniwalaan. Have a great day. Sige, salamat po ulit. Thank you. Thank you. Bye-bye. Good night. Good night. God bless.